Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 28 ng Oktubre at pinararangalan ng inang simbahan ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan na lutigit si Beverly Abu at ng mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagpapalakas sa aming kahinaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang aming tanggulan at kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang gumagabay upang kami makarating sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba Salim.
ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Langin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipagkaloob, ipinagkaloob na sa aming sambahin, na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang Kaniyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag na nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. At si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Lalutigit ang mga lagi nating kasama tuwing misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano pong kalimitan ninyong ginagawa kapag meron kayong malaking pagdidesisyonan o malaking pinagdadaanan sa buhay? Madalas at sana lagi tayo ay unay tumatawag sa Diyos. Sa mga pagkakataong parang mas malaki kaysa sa ating kakayanan ang mga bagay na ating gagawin, sana sa Diyos tayo humihingi ng tulong. Sa mga pagkakataong magdidesisyon ka sa malalaking pagkakataon sa iyong buhay, ang Diyos dapat ang iyong unang kinukonsulta. Si Jesus sa mabuting balita ngayon, may malaking gagawing desisyon. Mula sa marami niyang tagasunod, pipili siya ng 12 na magiging kasakasama niya araw-araw at magiging tagapagpalaganap ng kanyang mga turo pagka siya ay nawala na. Ito yung 12 apostol kung saan sina Simon at si Judas Tadeo na ipinagdiriwa ngayon ay mga kasama. At bago siya pumili, sabi ng mabuting balita, magdamag na nanalangin si Jesus. Alam ni Jesus, sa malalaking desisyon sa buhay, dapat ang Diyos ang inuunang konsultahin. Kapag ka po may problema tayo, saan kayo pumupunta? Huwag ho kayong pupunta sa inyong kapitbahay na may problema rin. Wala kayong makukuha. O halimbawa, galit ka. Kayo ka pupunta? Huwag kang pupunta sa iyong kapitbahay na galit din sa iyong kinagagalitan. O edigi magkakampilaan kayo. Magkakasalalaan kayo. Kapag ka ikaw ay may pagdududa, hindi may pagkakaunawaan sa iyong minamahal, huwag kang pupunta sa iyong bianan. Mag-aaway kayo lalo. Kapag ka ikay may problema sa iyong mga pasaway na anak at mga apo, huwag mo agad mumurahin. Lumuhod ka at magdasal. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay, sinasabi at itinuturo ng mabuting balita ngayon, ang Diyos may sagot sa lahat. Anong hinihingi sa atin? Ay di matuto tayong magdasal. Lagi pong totoo ang sinasabi ng ating katisismo, ang pananalangin, ang pagdadasal, ang tanging paraan ng ating pakikipag-usap sa Diyos. Hindi po nababago iyon. Anong pamamaraan man ang iyong pagdadasal? At huwag niyong iisipin na ang nagdadasal ay nagro-rosaryo lamang. Isa lang iyong pamamaraan ng pagdadasal. Huwag niyong iisipin ang nagdadasal ay iyong marunong lang mag-ama namin. Isa lang iyon sa bahagi ng pagdadasal. Ang pagdadasal ay iyong laging naaalala mo ang Diyos sa anumang bahagi ng iyong buhay. Minsan ang simpleng pagpikit, minsan ang simpleng pag-aantanda ng krus, minsan ang simpleng pagbuntong hininga. Kung ang Diyos ang iyong iniisip, ay isang magandang pagdadasal. Sapagkat ang pagdadasal ay laging pakikipag-ugnayan sa Diyos, anumang kapamaraanan pa ito at sa kung anumang dahilan ito ginagawa. Mga minamahal, sa banal na misang ito, ngayong araw na ito, tayo inaanyayahan ni Jesus. At yun po ang hilingin natin sa Kanya,
sa pagtanggap natin sa Kanya mamaya sa banal na komunyon. Inyong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, turuan mo po akong magdasal upang sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, sa kasiyahan, sa kahirapan, sa kagipitan o pagtatagumpay, Ikaw lagi ang aking mapuntahan, Ikaw lagi ang aking makonsulta, Ikaw lagi ang aking makausap, sapagkat sa lahat ng nangyayari sa aking buhay, Ikaw ay may sagot sa pamamagitan ng aking pagdadasal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ka. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang sa mula, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Salamat na masama.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda po sa harap ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagdadasal ngayong buwan ng Nobyembre. Ang mga sobre po'y available sa bandang gilid ng ating simbahan. Gayun din naman, kailan sabay ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdadasal sa mga mahal na yumao, may mga available po tayong rose candle na maaari nating sindihan sa may gilid ng Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Tunghayan po natin ngayon ang kasalukuyang lagay ng nasirang tulay dito sa loob ng pambansang Dambana. Sa nagdaang bagyo, nasira at nauka ang ilalim ng tulay at hindi maaring daanan ng mga sasakyan. Kaya po, pansamantalang hindi tayo makapagpapaparking sa mga parking spaces dito sa loob ng pambansang Dambana. Limitado rin po ang mga parking area sa ating parking A. At normally po kapag Sabado at Linggo, ang ating blessing ay doon natin gaganapin sa parking A. Inyong asahang kapag ka-weekend ay malaki at mahaba ang traffic habang isinasaayos natin ang tulay sa loob ng pambansang Dambana. Ngayon naman po itong hayan natin ang mensahe paanyaya ni Arch.B. Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. Ito po si Arch.B., ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako ay humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon
sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo, ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Josh Shapko. So maraming salamat po sa inyong pagkikinig at patuloy pong inyong asahan ang Arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Ang Pambansang Dambana ay bukas din sa pagtanggap ng inyong tulong at donasyon. Kayo po ay makipag-ugnayan sa ating pamisahan at opisina o magpadala ng tulong pinansyal sa mga detalyeng makikita sa screen. Ito po ay ating ibabahagi sa mga nangangailangan nating kapatid. Para po sa inyong kabatiran, ang buong lalawigan po ng Batangas ay under ng state of calamity. Marami po tayong mga namatay, mga nalunod na tabunan at may mga bahagi po tayong lubog pa rin sa nagdaang tubig ng nagdaang bagyo na nangangailangan ng ating tulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo, at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging magmahal kay Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.
Ihatid mo kami sa langit.